Ang sarap talaga ng feeling kapag nalalapit na ang Kapaskuhan. Reunions, kabi-kabilang Christmas parties, at syempre, gift-giving. Talaga namang hashtag Pasko na. And speaking of pamimigay ng regalo, itong espesyal na tao na nakilala natin relives the saying, let every day be Christmas Day. Dahil all year round ang kanyang pagbibigay ng tulong sa kapwa, kahit gaano man ito kalaki o kaliit. Kilalanin natin si R.S. Francisco. For me, the greatest joy is being able to inspire people. And nakikita nila kung kaya ni RS, siguro kaya ko rin to. That's why I show them where I came from. And if people become inspired and become inspiration, imagine how pleasant or how fabulous this world will be. Multi-awarded actor. Alagad ng sining, multi-talented, philanthropist, and the president of the country's premier multinational multi-level marketing company. I am so proud that we are front row. Thank you very much! Ilan lang yan sa napakahaba pang listahan ng accolades ng isang Raymond R.S. Francisco. Pero aakalain nyo ba na bago niya maabot ang lahat ng mga ito, ay isang munang mahabang paglalakbay ang kanyang tinahak? I come from a family of two, dalawa lang kami magkapatid. My dad used to be a lawyer for Sampaguita Pictures, my mom, housewife. I was 10 years old, we were playing, mga kalaro ko, tapos they drew a line. Tapos sabi sa amin nung kapatid ko, dyan kayo, dito kami. Sabi ko, bakit? Bakit hindi kami dyan? And then sabi nung kalaro namin, ah, dito mga yayaman, dyan yung mga mahihirap. And that's when I thought, mahirap ba kami? So I asked my mom, sabi ko, Mom, mahirap ba tayo? And that's when she said, saan mo narinig yan? So she had to explain na my dad retired na kasi old na, walang earnings. Bagamat malaking dagok sa kanilang pamilya ang kawalan ng trabaho ng kanyang ama, itinuloy pa rin ng mga magulang ni RS ang kanyang pag-aaral sa isang private high school. My mom suki na yan sa promissory note sa akin. Kahit hindi honors, I just wanted to graduate high school. Pero sa kabila ng kagipitan, ay lumalabas pa rin ang likas na pagkamatulungin ni RS sa kapwa. Magaling siya mag-share ng baon niya with me. Sabi niya gano'n, eto nung survival natin for today, o kaya for the week, gano'n. Tapos mag-share siya ng allowance niya with me. Pag babalik kami ng school, syempre either we take the jeep, kahit wala na, like last money niya, he'll give it. Dahil naranasan niyang magmula sa wala, kinailangan ni RS na kumayod at tumiskarte para lang maitawid ang kanyang pang-araw-araw. Pero kung may trabahong hinding-hindi malilimutan si RS, ito ay ang pagiging salesman sa Landmark Department Store. Itong lugar na to, dati dito ako nagtatrabaho. Dito mismo? Ito actually... To be specific, although hindi ako masyadong sure, either of the apat na tong tiles na to, dito yata ako nakatayo. Ano yung pinaka-memorable na experience mo noon? Well, ang pinaka-memorable is parating, I always give the extra service. I always go the extra mile. I remember one time, ang pera ko na lang 20, tapos gutom na ako noon. Pala mo yung sobrang gutom ko na. So sabi ko, magbe-break lang ako sandali. Dapat water lang. Kaso pagdating dun, nakita ko yung siopaw na parang sarap-sarap. Sabi ko, bahala na. In-enjoy ko talaga yung siopaw. So, paano ka umuwi? Nakatayo ako dun sa bus terminal. Naghanap ako ng mauutangan. Nakipagkilala ako. Sabi ko, hindi po ako masamang tao. It's just that yung natitirang pera kong pamasahe, ginastos ko po pang siopaw, natawa pa nga. Sabi ko, okay lang po ba humiram akong 20? Babayaran ko po kayo sa sahod. Sabi, hindi, okay lang. So, pinirama ko 50. Nakaka-ano, no? Parang pag naaalala mo yun, ano yun na yung nararamdaman mo ngayon? Wala, parang ano. You know, itong mga bagay na ito, it keeps me, ano,
keeps me real. Bata pa lang ay alam na ni RS na teatro at pag-arte ang magbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Pero alam din ni RS ang realidad na hindi ito sapat para malamnan ang kanyang tiyan. I remember I was doing a play for Angels in America. Nanood yung friend ko, si Giselle Sanchez. That's when she real talked to me. Sabi niya, kita mo ako RS oh. Dalawa, tatlong taon pa lang ako sa showbiz. May kotse na ako. Nakagawa na ako ng bahay. Gusto ko theater lang, Giselle eh. Sabi niya, sige, kung ayaw mag-TV, ayaw mag-movies, mag-advertising ka na lang. Dahil wala namang hamon na inuurungan, pinasok na rin ni RS ang mundo ng advertising bilang isang acting director. And true enough, kumita siya ng malaki sa loob ng 5 taon niya sa industriya. I was able to have that financial freedom. Mabibigyan ko na yung mami ko, makapagpa-party na ako, lahat kaya ko na. Pero ang wala sa akin doon, yung oras. At tadhana nga naman, dahil sa noong naghahanap si RS ng buhay sa labas ng advertising, isang tawag mula sa isang kaibigan ang tuluyang magbabago sa lahat. Hindi ko sinasagot kasi I was shooting. Nung break time, sinagot ko na. And that's when she said na, tara RS, let's do network marketing. I wasn't really paying attention to them. Up until sinabi sa akin na darating yung time, you'd be able to experience time freedom. Sa network marketing company na ito ay muling na-reconnect si RS sa kanyang fellow UP alumnos at kanyang soon-to-be co-founding business partner na si Sam Versosa. Pareho silang naging top earners sa kumpanyang ito, subalit merong napansin si RS. So I did it with my whole heart and soul. But I noticed that the owners of that company weren't. They didn't respect the industry. So I told Sam, hindi ko gusto yung ginagawa kasi mali yun. Nung nakilala ko si RS, na tutunan ko yung abundance. Kaya ngayon, minsan inaasar niya ako, mas sobra na daw akong magbigay, mas sobra na daw akong gumawa ng mga bagay. But lahat yun natutunan ko naman sa kanya. Kaya naman kahit lakas ng loob lang ang puhunan, tinipon ni RS at Sam ang ilang piling mga kaibigan para itayo ang marahil pinaka-successful na multi-level network marketing company sa Pilipinas o sa mundo. Na ang layunin ay hindi lamang baguhin at pagandahin ang buhay ng kanilang mga miyembro, kundi pati na rin ang pagtulong sa komunidad at mga kapwa Pilipino. Ang Front Row kasi maraming vision and mission eh. To prove to the Philippines and to the whole world na ang network marketing is lucrative and it's legit if done correctly, if done the right way. That's why after almost more than a decade, Front Row is still there and Front Row is now reaching out to more and more people, not just within Front Row, but outside Front Row with Front Row Cares. Kilala si RS Francisco bilang aktor, direktor at successful business owner. Pero sa kabila ng mga tagumpay na ito, hindi pa rin niya nakakalimutang tumulong sa mga nangangailangan. Mula nang maitatag ang multinational multi-level marketing company ni na RS Francisco at Sam Versosa, libo-libong Pilipino na ang natulungan nito sa pamamagitan ng trabaho at negosyong hatid nito. Pero bukod sa kita at kabuhayan, may mas malaking layunin ang kumpanya. My dream is to be able to reach out to more people in terms of assistance. I remember nung bata ako, meron ako narinig ng mga saying na it's better to give than to receive. Medyo hindi ko pa maintindihan yun. But then, as you age pala, you become more wise and you realize, at the end of the day, what is your contribution? Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang kumpanya at sariling inisyatibo, RS is able to reach out to a lot of his fellow men through social work. Gaya na lang ng programang RS Contra Guto. Inapp niya din ako para mag-distribute ng mga food. Kinishare namin dun sa mga less fortunate people. At
At kahit pa sobrang abala si RS sa kanyang iba't ibang commitments, hinding-hindi niya nakakaligtaan gumawa ng oras para tumulong at mamahagi ng kaunting kasiyahan para sa kanyang kapwa. Gaya na lang ng kanyang pasorpresa sa isa niyang partner community sa Caloocan nitong Disyembre lang. Galing po kami sa event kagabi. Natapos na kami ng alas 2 ng madaling araw. At dahil meron kaming pangako dito sa Gawad Kalinga, napupunta kami ngayon kahit wala pa kaming tulog. Basta nandito ang Front Row at Front Row Cares, hindi namin kayo papabayaan. Yeah! Isa si Joel sa mga purok leader ng komunidad na ito sa Caloocan. Laking gulat nga daw ni Joel nang handugan siya nito ng isang regalo para makatulong sa pang-araw-araw na kita. Kasi ako, nag-extra ako ng laba-laba para kumita ako. Kamusta ka na, Joel? Sabi ko, ito, matanggap po ako ng labada. Sabi kong ganun. Kahit pa paano makatulong sa akin, panggasa sa araw-araw. Kaya noong December, inanuan niya ako ng washing machine. Sabi niya, oh, Joel, birthday mo na naman. Happy birthday. Hi! Mabigat, mainit, pero okay lang. It's all worth it. Bilang isang tao na nakapagbibigay alyus sa pagperform sa entablado, nais din tumulong ni RS sa mga kapwa niya alagad ng sining. At isa na riyan ang Home for the Golden Case sa Pasay. I feel for them na hindi dapat sila tinatalikuran ng lipunan, hindi dapat sila kinakalimutan, ngunit kahit nasa malaking lugar sila, pinuntahan pa rin natin sila para mapadama sa kanila na present pa rin sila sa puso natin sa Front Row at Front Row Cares. Alam ko lahat kayo may mga racket pero bigla nawala ng racket. At ang daming problemang iniisip ni Sir Mon. And so sabi ko, sagot na ng Front Row Cares yung renta at upa ng... Maraming salamat sa inyo. Kabarabang kayo ng Panginoon. Salamat po. Malaki ang naging epekto ng pandemya para sa mga Golden Gays. Kaya naman ginawang misyon ni RS na palagi silang tulungan sa abot ng kanyang makakaya. Sana po sa lahat ng nanonood, let's value our elders. Kahit pa paano, nalulungkot din sila at nangungulila. So yung sayang binigay natin sa kanila, yun yung talagang nagpukaw sa damdamin nilang lahat. Malaking bahagi ng buhay ni RS ang dulang M. Butterfly. This one, of course, M. Butterfly. Ito talaga, ang dami ko nakita mo news articles about it, interviews about it. Gaano siya ka-special sa'yo, that character? The play itself is very memorable sa akin because nagawa ko siya decades ago. Mm-hmm. So many moons ago. Yan ang nagbigay sa akin ang pangalan ng RS. Ginamit niyang behikulo ang restaging ng M. Butterfly noong 2018 para makatulong, kung saan 100% ng kinita nito ay napunta sa 21 beneficiaries. Kabilang na riyan ang organisasyon ng isa niyang matalik na kaibigan na siyang ginagamit ang teatro upang makapagturo sa mga kabataan. Education cannot be confined in the four walls of the classroom. At nakita yun ni RS no, sa Facebook ko. Sabi niya, kasama mo ko dyan, kaagapay mo ko dyan, at pwede ba kitang matulungan? At sa tulong na nakalap na pondo mula sa stage play, nakapagbigay si RS at Vince ng 300 scholarships para sa mga kabataan na gustong pasukin ang mundo ng teatro. Napanood ni RS yung aming recital at lahat ng 300 scholars, RS was really crying and he said, kapatid, hindi ko akalaing ganito kalaki. Sabi ko, kasi ganito kalaking binigay mo. It is not only the money, but the willingness to help. Noon pa kasi si RS talaga, ganyan na siya. Nandun pa rin yung humility sa kanya na yakapin yung mga kabataan. These people are indigents and they really want to hone their talents. Sabi ko, kapatid, hindi talaga natin kailangan mapunta sa politics para makatulong and to inspire people. Through our ordinary means, we can help. Sa dami ng natulungan ni RS Francisco, samot-saring pagkilala na ang kanyang natanggap. Pero ayon sa kanya,
Ang pinakamahalagang parangal na kanyang nakuha ay ang ngiti at masasalamat ng kanyang mga natulungan. Calling na nga yata talaga sa buhay ni RS ang pagtulong sa kapwa. Maski nga nung kasisimula pa lang na multinational, multi-level marketing company nila ni Sam Versosa, ay pagtulong na kaagad sa mga nasalanta ng Bagyong Ondoy ang una nilang naging proyekto. At that time, wala pa kaming pondo sa banko, wala pa lahat. So, ano ang ginawa namin? Nag-calling kami ng mga leaders. Kung ano lang ang kaya nyo, it will be greatly appreciated. Maliit pa lang yung office ng front row doon, kami yung nagpapak. Pero alam mo, kahit limited lang yung bibigay namin, kami mismo yung nagre-repack. Sobrang saya. And that's when I told myself, sana ganito parati. Sana parati tayong makatulong. And fast forward to today, sobrang successful na ang Noy startup company ni RS. At para mas marami pa silang matulungan, ay nagtatag na sila ng foundation arm, kung saan ang bawat miyembro nila ay involved sa community building, charities, and outreach programs. I wanted them to experience how it feels to hand that love back. And with that, dun sila na-inspire na gumawa ng sarili nilang charities. Nagulat ako yung mga leaders natin sa front row. Makikita ko na lang nag-charity. Tapos mag-message na lang sa kanila, ba't di nyo ako tinag? Kasi ginagawa na lang nila on their own eh, na they didn't have to show me or Sam. Dala ng hirap ng buhay, kinailangan na agad ni RS kumayod sa pagtatrabaho para masuportahan ang sarili at ang pamilya. Dahil dito ay hindi niya nagawang makapagtapos ng kanyang pag-aaral ng kolehiyo. Gayunpaman, alam ni RS ang kahalagahan ng edukasyon, lalo na para sa mga kabataan na salat sa buhay. Kaya naman isa sa kanyang mga proyekto ang pagbibigay ng scholarships. Hindi kasi ako nakapag-graduate and ayokong gayahin yon ng mga tao. Basta mag-aral lang mabuti at maging mabuting tao siya. Huwag siya manloko ng tao. Okay na sa akin yun eh. Isang organisasyon ni Randy Yuson sa mga beneficiary ng scholarship grants ni RS. Couples for Christ, ANCOP, or Answering the Cry of the Poor. What the organization wanted was that we would be able to give education to the less fortunate. Eventually, during the pandemic, when it was quite difficult to ask for scholarships, initially I was quite hesitant to approach him dahil nga ang dami na kanya tinutulong. But when I asked him, parang, okay, I'm in. I would like to help because scholarship yan eh. He values education. Pero tila hindi mapipigilan ang pagkakawang gawa ni RS. Bukod sa daan-daang tinutulungan niya sa pamamagitan ng foundation ng kanyang kumpanya, alam niyo ba na kahit sa kanyang me time, ay tuloy pa rin siya sa pag-aabot ng tulong sa mga kapuspalad? RS, we had a long, long day. Upo ka napagod naman! Napagod ba kita? Sorry. Oh. Ay, hindi, okay lang ako. Alam mo, Val, nag-enjoy ako ganito kasi dati pag pa-uwi ako at punuan yung bus, sanay naman ako tumayo. Cowboy to, so walang problema. Kanina, galing tayo sa feeding program, di ba? O, pwede ko naman yun iatas sa mga tao. Pwede ko naman yun sabihin, kayo na lang yan. O, ito yung pera, pirmahan ko itong cheque. Pero, ano yun? Ano yung joy sa pagganyan? Sa pagpirma? Nung nagkakotse ako, I always parang find a me time wherein I would decompress, I would evaluate, I literally go cruising, and I look for people who are homeless. I don't talk to them lengthily. I say, kamusta po manong, kamusta po manang. So like this, Val, nandito tayo sa isang lugar na meron kaming nakita na feeling ko kailangan niya ng extra pamasko. So, bigyan natin. It's a very quick thing. Pag kumurap ka, hindi mo makikita. I just go down, hand, konting hi, hello, and leave. Hindi na po ako nagpapakilala. Sama ko, ah. Sige. Hi, Tay. Merry Christmas po. Konting ano lang, para tulong. Salamat po. God bless. Ingat po. Konting pamasko lang para sa inyo po, ah. Salamat po. Merry Christmas. Konting pamasko po tayo sa inyo. Merry Christmas po. Nay, okay lang ba yung konting pamasko lang? Merry Christmas po. Merry Christmas po. Sir, Merry Christmas po. Salamat po. Salamat. Ingat po kayo dyan ha, para sa mga aso nyo din.
Thank you po. Meron po ako sa inyong konting ibibigay pang pamasko po. Salamat. Tay, magmaska. Pambili ng bigas. Salamat po. Ares, ang ganda ng ngiti ni Tatay Angelito. Sabi sa'yo, di ba? Even ikaw, na-feel mo. Oo, na-feel ko yung energy. Parang, very appreciative. You know, it's something that you don't see, but you feel. Parang it's a connection between two. It's a connection that you make, that you establish. And imagine, unsolicited sabi niya, para to sa pambili ko ng bigas. Siguro, pinaproblema niya, wala siyang bigas for tomorrow or for tonight. Pero dahil sa magandang ginawa niyo, hindi niya na problema yung bigas. Thank you, RS, pa sa pagsama mo sa akin dito sa iyong isang mini activity. Thank you for spending time with me. Normally, I do it alone, pero maraming salamat talaga. Thank you that you tagged along, kahit mabilis. Sa dinami-rami ng tinulungan ni R.S. Francisco, nagsama-sama sila para sorpresahin siya at para siya naman ang pasayahin. Hello po! Helping his fellow men is the essence of being of R.S. Francisco. Sa dami ng kanyang mga natulungan, ay mismong siya hindi natanda kung sino-sino mga ito. Mag-ibay ka ng tulong kasi gusto mong tumulong. Ayokong isipin na magbibigay ako kasi alam ko 100-fold babalik sa akin. Hindi ganun. Pero para sa mga taong nabago ang buhay dahil sa kanya, ay walang hanggang pasasalamat ang nais nilang ipaabot. Kaya isang sorpresa ang aming inihandog para kay RS. And RS, you've shared so much of your talent with us. Now we wanna share something with you. Panoorin mo to. Wow, may ganyan? Ako po si Christina Moniz Dofitas. Nagkabaon-baon po kami ng utang. Yung para po sa pag-aaral ng mga bata, hindi naman po pwedeng bahala na bukas. So, nag-decide po ako at the age of 24 po na pumunta sa Singapore para mamasukan bilang domestic helper. Dedicated po ako bilang member din po niya. Nagulat na lang din po ako na ako ay napili. Pauuwiin po. To Sir R.S. Francisco, nagpapasalamat po ako ng buong puso dahil binigyan mo ako ng pagkakataong makauwi at tuluyang mag-for good at hindi na bumalik sa abroad para nang sa ganun makapiling po ang aking pamilya ng mas matagal na panahon. Direk RS, ako po si Mario Kenneth M. Pangilinan na binili yung medal. Ah, okay, bata. Solo parent ang nanay ni Kenneth na si Cheryl. At para makatulong daw sa kanyang nanay, ibibenta yung medal para daw makabayad ng bahay. So sabi ko, kaya man yun eh. Tapos sabi, ito lang naman ang meron tayo eh. Hi Direk RS, ako po si Cheryl Mendoza, ang mother ni Kenneth Pangilinan. Honor pa rin po si Kenneth, nag-aaral po siyang mabuti. Maraming salamat po. Hi Direk RS, ako po si Arian. Isa po ako sa mga natulungan ninyo. Owner po ako ni Kobe, yung American Bully na hit and run. Dahil kapos financially, nag-post si Arian sa social media upang humingi ng karagdagang tulong para sa operasyon ni Kobe. Laking gulat na lang niya na umabot ang post kay RS. Sana ituloy niyo po yung legacy ninyong ganyan sa pagtulong sa mga nangangailangan. And I heard na aside from being a pet lover, you're also helping other people na may pangangailangan in different ways. Idol Direk, ako po si Jeronimo Zamora na isa po na natulungan niyo po. Isa si Jeronimo sa mga nawala ng trabaho nitong pandemya. Nag-decide po ako na baka pwedeng i-chat ko po si Idol Direk. Hanggang ayun po, yung kay Idol Direk, nabasa niya, pinadalan po kami ng grocery. Sana po, makita ko rin po kayo ng personal para makapagpasalamat po ako sa inyo. Nawalan din ng trabaho ang asawa ni Jane dahil sa pandemya. Nagbakasakali siyang humingi ng kaunting tulong kay RS. Bigla siya nagchat na, ano pong address nyo? Tapos nagulat po kung binigay ko mga ilang oras po may dumating na deliver po. Ang daming grocery niya po talagang binigay nyo. Thankful po talaga ako na dumating sa amin si Direk RS. Ako po si Teresa Batumbakal. Isang tawag ko lang sa inyo. Hindi kayo nagdadalawang isip.
na tumulong na walang kapalit. Isa sa mga pinakaapektadong industriya ng pandemya ang events. Humihingi lang ako sa kanila ng tulong para sa aming mga bills, pagkain. Hindi sila nagdadalawang salita at walang kapalit na hinihingi sila. Siya yung tumulong sa amin dati kasi nung wala kami pang-cater. Anong time na nagsisimula pa lang kayo, RS and Tom? Wala akong pang-cater. Wala akong pambayad. So nung anon, gusto mo na maibalik sa kanya? Hello, Sir IRS! My name is Christine De La Cruz. My name is Lovely Arellano. My name is Alessandra Simojo. Kami ay mga estudyante ng Hope for Change. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsusuporta sa amin at sa walang sawang pagmamahal. Yun ay met na mga ganyan lang. At kami po ay nakakapagpatuloy sa pag-aaral. Salamat. Hello po, Sir RS. Kami po yung Pamilya Alonso. Nagpapasalamat po kami sa matagumpay po na operasyon po na naitulong niyo po sa amin. Noon pa may nasa lahi na ng pamilya ni Christine ang pagkabulag. Bihira lang po yung chance na may encounter po namin yung gano'n na may mag-offer po nung para sa ikabubuti po nung anak ko. RS, alam ko na lagi kayong handang tumulong, di ba? Minsan kahit hindi nyo na alam yung pangalan na tinutulungan nyo. Parang birthday celebration ba ito? Parang birthday special ba ito? Ang ilan sa mga natulungan nyo gustong magbigay ng regalo sa inyo, i-welcome natin sila. Wow, thank you. You are my hero. Hindi nawawala ang roast beef po. Ah, roast beef po. May gravy. Thank you. For me? Ah, so cute naman. Ang ganda. Hey, a special Mardo M&L. Thank you, kasi hindi ko alam na collectively marami sila. Siyempre, I do it one day at a time, di ba? Yung iba, hindi ko man mamukhaan kasi hindi ko pa nakikita or nakita ko matagal na. Iba, hindi ko man memorize yung pangalan. Pero ang importante naman sa akin, na kahit papano, sa maliit na paraan, nakatulong tayo. Kasi yung mga time na kailangan din namin ng tulong, may mga tumulong din sa amin and gusto rin namin ma-share yung tulong na nabigay sa amin. Ang pagtulong ng walang hinihinging anumang kapalit, hindi madali ang maging selfless. After all, there are a million reasons not to be. But at the end of the day, we are meant to uplift and bring the best out of each of us. And R.S. Francisco truly exemplifies the best of us human beings. Saludo ang aming team sa kabutihang loob ni R.S. Francisco. Kaya naman patuloy siyang binibiyayaan ng mga blessings sa buhay. Kaya muli mula sa daang-daang iyong natulungan, maraming salamat, R.S. 30 minuto na naman ang nakalipas. Nag-enjoy ba kayo sa aming episode? I-like ang aming Facebook page at Instagram account for more of our stories. Always stay home, stay safe, and stay healthy. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapagkatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok. Ito ang iHeartPH.